Hi guys! Welcome back to our channel. For this vlog, ang ating i-discuss is kung paano nga ba mag-apply or mag-open ng PSBank Kiddie and Teen Savings. Ang maganda kasi sa pag-a-apply ng Kiddie and Teen Savings account is maaga pa lang tinuturuan na natin maging financially educated ang ating mga anak. And bago natin pag-usapan ang ganitong topic, please consider to subscribe and hit the notification bell para always updated sa ating mga upcoming videos. And yun nga, going back sa ating topic, ang maganda kasi sa pag-apply o pag-open ng PSBank Kiddie and Teen Savings is bata pa lang is matuturuan na natin maging financial literate ang ating mga anak. So kahit piso-piso, huwag naman, kahit siguro mga monthly, magbigay tayo ng 500 to 1,000 pesos para sa ating anak for the future ng kanilang savings account. So yun nga, sa savings account, maganda kasi dito sa PSBank, ito lang yung tipo ng banko na nag-o-open or nag-o-offer ng savings account with insurance. So yung kanilang insurance carrier or yung partner nila is si AXA. And then like what I said, maganda yung ino-offer na insurance ni AXA when it comes sa savings account ng Kiddie and Teen Savings. And then pakita ko lang yung itsura ng PSBank, yung passbook, yung Kiddie savings account. So, ang itsura ng PSBank Kiddie savings account, ito siya. Unang mapapansin ninyo, mas mahaba yung itsura ng passbook niya compare with the other or regular passbook na siguro hanggang ganito lang yung haba. So ito mas mahaba siya. And yung itsura niya, yung nasa loob niya, same lang din naman ng ibang passbook na naka-include yung branch, yung account number, tsaka syempre yung pangalan ng account holder. And ang maganda kasi dito sa PSBank Kiddie and Teen Savings is meron silang tinatawag na joint account, meaning yung savings account na nakapangalan sa anak mo is you have a control as a guardian na makita yung mga transaction sa loob ng kanilang passbook o ng savings account. Parang ito yung tinatawag na ITF, yung interest for. So, para siyang joint account ng savings account. So, ibig sabihin, savings account siya ng inyong anak na naka-include yung pangalan mo as a guardian or as a joint account holder ng savings account ng inyong anak sa PSBank. So, ito siya guys. Mas mahaba siya. And then, sa mga requirements, same lang din naman kung ano yung mga regular na requirements na hinahanap ng isang savings account. For the parents, sa guardian, ang kailangan natin dito is yung about government ID, valid government ID, any government ID like SSS, UMID, TIN. Then, of course, you need to bring a utility bills like water, electricity, internet, or insurance na naka-address sa pangalan mo. Or kung hindi ka naman naka-address doon, is kumuha ka ng barangay certificate na you are a residential for this barangay. To ang list lang naman to is to validate na doon ka talaga nakatira. And then of course, syempre ang ina-apply mo is yung PSBank Kiddie savings account. Magdala ka ng birth certificate ng inyong anak, certified copy ng PSA. Kung wala ka namang copy ng PSA, is yung civil register ng birth certificate ng anak mo. And then isingit ko lang pala yung PSBank Kiddie savings account from 0 to 12 years old siya. And then yung teen savings naman from 13 years old to 18. So yun yung pinagkaibahan nila. Isingit ko lang dito. Same lang din siya ng with other passbook na nag-earn ng interest, pero yung minimum amount to earn interest is about 2,000 pesos. So if you want to earn ng interest, syempre kailangan at least may 2,000 pesos. Then ang maganda din dito is pwede mo siyang ma-access online. Punta ka lang ng website ni PSBank, yung psbank.com.ph, and then
pwede din sa mobile app nila. So, i-re-register mo lang yung account number mo, then yung mga required details doon, like the account number, then the address, then don't worry naman kasi yung sites na yung website na yon and then yung mobile app na yon is secured and hindi naman makakompromise ang inyong mga personal details. Yung insurance ng PSBank Kiddie and tin savings niya, tulad nga ng nabanggit ko from AXA Philippine siya, yung insurance niya is equivalent for times 6 sa monthly average daily balance niyo. So meaning the child or the teen insure against accidental death or disability up to maximum of 500,000 pesos for those who are 0 to 7 years old. And pakita ko na din itsura ng insurance from the AXA na ibibigay niyo sa inyo after ninyong makuha yung passbook. So ito yung sample ng insurance from the PSBank, from the AXA, and then naka-includes dito yung mga loss of hands, feet, eyes. Wag naman yon, hindi ko pinapangarap yon. Ang purpose lang naman nito is you know, hindi mo masasabi in the future kung ano pwede mangyari sa atin. So mas preferred ko na magkaroon ng insurance yung anak ko, lahat tayo, para alam natin at hindi tayo ma-burden sa mga gastusin if ever na mangyari man sa atin yung mga unexpected na mangyari in the future. So gusto ko lagi may insurance. So yun yung nagustuhan ko kay PSBank. So tulad na sabi ko, I'm not sure kung sa ibang bangko is same na din sila na ino-offer like PSBank na may kasamang insurance sa mga bata. Pero if ever there's something, if there's a bank now na ino-offer na din, just let me know. Just comment down below at susubukan natin i-review or gawan ng video. So yun lang for now guys. So if you have any suggestions or comments na ating pag-usapan, just comment down below at susubukan kong sagutin o gawan ng video sa inyong mga katanungan. So see you guys! Goodbye!